Hi guys, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po no doon sa mga Crop Bites users natin diyan at doon po sa mga nakaipon na po no ng TRX guys at gusto niyo po siyang i-withdraw. For this video po ay gusto kong i-share sa inyo yung step by step guys na gagawin para po makapag-withdraw tayo dito kay Crop Bites. Kaya naman sa mga interesado guys ay tapusin niyo po yung video na to nang sa ganun ay magkaroon po kayo ng idea. Pero bago 'yan, hi guys, kung bago ka pa lang sa YouTube channel na ito at gusto matuto about cryptocurrencies and other opportunities na pwedeng pagkakitaan through online, all you need to do ay subscribe po yung ating YouTube channel and don't forget to hit the bell button na rin nang sa ganun ay araw-araw po kayong ma-update sa mga videos na ina-upload natin. Also, you can like my Facebook page Online Rakitaro and join my Telegram channel. Ilalagay ko po ang link sa description section. Alright guys, so balik po tayo no doon sa ating tanong. Paano ba i-withdraw guys yung ating TRX dito po kay Crop Bites? Lalong-lalo na kung isa ka na nga no sa mga nakaipo ng TRX tapos gusto mo na siyang i-withdraw. So kung mapapansin nyo guys, dito po sa ating screen, nandito po tayo sa website ni Crop Bites. Now the question is, bakit nasa website ako no? Hindi po doon sa application ni Crop Bites. Kasi guys, hindi po kayo makakapag-withdraw ng TRX nyo doon sa application ni Crop Bites dahil kailangan po natin lagyan siya ng Google Authenticator muna. Okay, kaya nandito po tayo sa website ni Crop Bites. So type nyo lang naman guys, Crop Bites login, then makikita nyo naman agad yung website no ni Crop Bites katulad yan, and then of course login po kayo no. So ang gagawin natin ay maglalagin muna tayo. So kapag nakalagin na kayo guys no, ito po yung lalabas dyan, or kung hindi po ito no, ang click nyo lang yan, tapos click nyo my accounts, then click nyo itong my profile guys, tapos ito nga no yung itsura nya. So nakita nyo naman guys, meron dito nakalagay na Google Authenticator. So ang gagawin natin ay lalagyan po natin ng Google Authenticator yung ating Crop Bites, kasi requirements po ito no para makapag-withdraw po tayo. So click nyo lang po ito no, ayan, click nyo lang yan, and then ito po yung lalabas. Okay, so after nito guys, ang next step na gagawin nyo ay pupunta kayo sa Google at Play Store naman. Ulitin ko, Play Store, tapos i-download nyo si Google Authenticator. Katulad din guys, no? So type nyo lang no, Google Authenticator, tapos ito po itsura nya. Then download nyo siya, then open nyo po. Pagka-open nyo na Google Authenticator, ito po ang magiging itsura niya, no? So pinicturean ko na lang siya guys kasi hindi po lumalabas, no? Yung kanyang, hindi siya lumalabas sa video kasi nga Google Authenticator to. So very important to. Pero okay lang naman kahit makita nyo kasi lahat naman yan ay mga sample lang naman, no? So ang gawin nyo guys, no? Click nyo po itong plus sign na yan. And then next dyan, ayan, click nyo po itong enter a setup key katulad nyan. Then ayan, dito sa account name, type nyo lang Crop Bites katulad dyan. Ayan, type Crop Bites. And then your key, kukunin mo to doon sa inyong Crop Bites. So punta ka kay Crop Bites uli. Ayan, so ito, copy mo yan katulad yan. And then balik ka doon sa iyong Crop Bites. And then paste mo siya guys katulad yan. Ayan, nakapaste na siya no? Tapos click mo lang add. Okay, pagka-add mo, ayan, automatic guys, mag-a-add po siya dito sa Google Authenticator mo. So nakita mo naman no, Crop Bites nakalagay. And then long press ka. Okay, ilong press mo to kasi ilalagay mo siya dito, no, sa OTP kung tawagin. So, gawin mo lang Crop Bites, long press. Ayan, katulad niyan, verification code copy, and then paste mo siya ganyan. Then click mo submit, tapos ayan, pag nag-incorrect OTP siya, gawin mo, ulitin mo lang guys. No, punta ka ulit dito kay Crop Bites, long press ka uli para may bago kang code. Then submit mo siya katulad niyan, submit uli, and then ayan, 2-factor authentication enabled. So pag okay na yan guys, meaning to say pwede ka na mag log out dito po sa website ni Crop Bites, and then log in ka doon sa application ni Crop Bites at pwede ka nang makapag withdraw. Okay, so don't worry kasi papakita ko rin sa inyo yan ngayon no, yung step by step na gagawin. So ayan guys, no, katulad nyan, nakabalik na tayo dito sa ating application kay Crop Bites. So para mag withdraw, click nyo po itong nasa taas guys. Sana yan. Yan, ito yan. Click mo yan. Then click mo tong TRX mo. Sana? Click TRX. Then ayan, ito po yung lalabas. So ang gagawin mo dito, ayan, click mo tong withdraw. Ayan. So tapos, yung current address dapat meron yan. Ngayon kung wala guys, click mo lang tong add new address. Tapos lagyan mo lang siya ng destination address. No? Pwede nyong gamitin yung sa inyong tawag dito, Trust Wallet, yung address dun sa TRX, yung TRX, or pwede yung gamitin guys si Tronlink Pro, or pwede rin pong Binance. So ako, ang ginamit ko guys, Binance, no, or ang gagamitin natin, Binance. So kukunin nyo po yung TRX address nyo doon sa inyong Binance guys, tapos i-paste nyo lang dito. Okay guys, so sana nag-guess nyo. Then beneficiary name, tapos description, lagyan nyo lang kahit ano yan, then click nyo submit. Pag meron na,
Of course, no, pwede ka na mag-withdraw. So, type mo dito yung amount. Let's say, mag-withdraw ako ng, magkano ba yung pwede kong ma-withdraw kanina? Let's say, 900 TRX, katulad yan. Then, yung code, guys, na inahanap dito, makukuha nyo to doon sa Google Authenticator nyo. Okay, balik lang kayo sa Google Authenticator nyo. Tapos, ganun lang din. Long press, guys. Kunin nyo yung Google Authenticator doon sa CrapBytes nyo, sa account nyo. Long press, then paste nyo po dito. Okay? So, wait natin ha. Ayan, so katulad nyan, paste lang natin. Check ganyan. Tapos, ready na yan. Click mo to withdraw now. Ayan, withdraw amount of 900 TRX is processed. Pag ganyan, guys, ibig sabihin yan ay ready na yan na isend po sa inyong Binance. Kung Binance ang ginamit nyo, kung Trust Wallet man yan or Control Link Pro man yan, okay lang yon, okay? So, di pa siya nagbabawas dito, pero mamaya magbabago na yan kapag nag-refresh na yan. Alright guys, so ganun lang po yung gagawin nyo kung gusto nyo mag-withdraw dito po kay Binance. I mean, kay CrapBytes. Okay? So, yun lang guys. So, hopefully makatulong sa inyo guys ang video na to, lalong-lalo dun sa mga nagtatanong nga kung paano po ma-withdraw yung kanilang TRX dito po kay CrapBytes. Ayun guys, so pumasok na po siya dito sa ating tawag dito. Trust Wallet, no? So, ayan, nakapag-withdraw tayo ng 900 TRX. So, may minus, may bawas po siya 25 TRX, kaya 875 TRX na lang po siya. Okay, so yun lang guys. Maraming salamat and God bless you po.